Chapter 2. Paarangkadang ipinasok ni Rigo ang motorsiklo sa garahe ng kanilang bahay. Pinatay niya ang makina, tinaas ang stand ng motorbike at bumaba. Bago pa siya nakahakbang patungo sa pinto ay bumukas ito at sumungaw si Amelia, ang mama niya. Nasa edad na 42 ay maganda pa rin at batang tingnan. "Isara mo ang gate, Rodrigo," utos nito. Sumunod naman ang binata, pagkatapos ay umalik sa pisngi ng ina. "Evening, ma." Hinubad niya ang jacket at inihagis sa may sofa. Sabay upo at nagtanggal ng sintas ng rubber shoes. "Gabi ka na. Anong oras ba natapos ang pa-contest?" "Alas 8 pasado lang, ma. Pero inihatid ko pa sa kanila si Arnel." "Sino ang nanalo?" Umupo ito sa isang desk at itinuloy ang ginagawa bago dumating ang anak. Nagtutuos ito ng kinita ng talyar sa maghapon. "Ang anak ko ni Augusto Bernardino, si Lacey." Biglang sumungaw mula sa kusina si Bea, ang 11 anyos niyang kapatid. Nasa huling taon sa elementarya. "Talaga, kuya? Nanalo ang crush mo?" Inambaan ng suntok ni Rigo ang kapatid. Nakita yon ni Amelia. "Crush?" Wika nito. "Huwag mong sabihin sa akin, Rodrigo, na pati ang anak ni Augusto ay isinasali mo sa mga kalokohan mo." May babala ang tinig ni Amelia. "Ano namang kalokohan, ma? At naniwala naman kayo dyan sa bubwit na yan." Binigyan niya ng warning look ang nakababatang kapatid. "Talaga naman, di ba? Narinig ko yung pinag-usapan ninyo ni Arnel kahapon." Patuloy ni Bea na pumwesto sa likod ng ina para hindi abutan ng kapatid. Isang buntong hininga ang binitawan ni Amelia at hinarap si Rigo matapos i-off ang calculator. "Hindi ko naiintindihan yung ginagawa mo, Rodrigo. Hanggang sa talyer ay may mga babaeng nagpupunta. Hindi ka na ba magtitino, ha, anak? Naiwala mo ang scholarship mo dahil sa gulong nilikha ng isa sa mga girlfriend mo," patuloy ni Amelia. "At minsan ay nakipag-away ka sa loob ng campus nang dahil din sa babae. Huwag nang isali pa ang away sa loob ng basketball court." "Ma, alam nyo namang hindi totoo yung chismis tungkol sa babaeng yun. Isang beses ko lang na-date ang babaeng yun. Gusto akong pikutin kaya ikinalat ang balitang ako ang ama ng dinadala niya. At hindi maliit na bagay yung ipagtanggol ko yung isang kaklase namin na wala na silang ginawa kundi buskahin dahil polio victim. At normal lang yung gulo sa court pag may laro," katwira ng binata, sabay taas ng mga binti sa center table. "Why not tone down a little, Rigo? Pumili ka ng isang matinong babae na magiging kasintahan. Hindi ko naman ipinagbabawal yon. And why don't you try to hold your temper a little pagdating sa laro? Hindi yung lagi ka nalang nasususpindi dahil sa away." Ngumisi si Rigo. "Don't worry, ma. Malapit na ako magka-girlfriend na magugustuhan ninyo. At wala nang iba pagkatapos ko siyang mapasagot. At yung tungkol sa away sa court, huwag ninyong intindihin yun. Bale wala." Muling nagbuntong hininga si Amelia. Si Rigo ang uri ng taong hindi nagpasimula ng away at hindi tumatakbo sa away kapag naroon na. Pero ang pangyayaring siyang naging dahilan sa pagkawala ng scholarship nito ay lubhang nakaapekto kay Amelia. Mula na makaaksidente sa daan ng asawa nito, may isang taon na nakalipas, ay isinabalikat na ni Amelia ang pag-aaral sa dalawang bata. Pinangasiwaan nito ang maliit na talyer na naiwan ng asawa. Accounting graduate si Amelia at hindi mahirap para dito ang pamahalaan ang maliit na pinagkukunan nila ng kabuhayan. Bukod pa sa kapag walang pasok ay naroon si Rigo at patuloy na pinag-aaralan ng pasikot-sikot ng trabahong kinagisnan na ng binata. "Kung mag-girlfriend ka, itiyakin mo makakatapos ka," patuloy ni Amelia. "Hindi ko hinahamak ang kakayahan mo sa talyer, pero mabuti na yung nakatapos ka ng pag-aaral." "Huwag kayong mag-alala, mama. Scholar o hindi ay makakatapos ako," dagdag ni Rigo sa mariin at determinadong tono. "Sana, Rigo, sana. Hindi para sa akin, kundi para sa inyo ni Bea. Pero hindi mo mayaalis sa aking mag-alala na bukas makalawa ay makapag-asawa ka nang wala sa oras dahil dyan sa mga kalokohan mo." "Malabo yon, ma. Wala akong gusto sa mga babaeng sinasabi ninyo.
Sila ang may gusto sa akin. Birong totoo nito. Ang yabang po, si Bea uli. Paano si Lacey? Ikaw ang may crush sa kanya, hindi siya. Huwag mong abutin ang isang bagay na napakataas, Rigo. Totoong hindi tayo naghihikahos, pero langit at lupa ang layo natin kina Augusto. Bukod pa sa napakabata pa ni Lacey, paalala ni Amelia na muling itinoon ang pansin sa trabaho. Ang mama talaga, wala na tayo sa panahon ng Kastila na ang mayaman ay mayaman at ang mahirap ay mahirap. Isa pa, ano pang masama sa crush? Kung crush nga lang ang isip niya. At sa edad niya ay hindi na crush ang tawag doon. Nagpapaalala lang ako, Rodrigo. Sige, kumain ka na. Nagsigang ako ng bangus sa bayabas. Initin mo na lang. Hindi na ma, pinakain na ako ng nanay ni Arnel. Matutulog na ako ng diretso. Pagkasabi niyon ay tumayo na siya at itinungo ang sariling silid. Binagsak ni Rigo ang sarili sa kama at tumitig sa kisame. Iisang mukha ang nakalarawan sa isip at isang pilyong ngiti ang sumilay sa mga labi ng binata. Isang linggo ang matuling lumipas na hindi na muling nagtagpo sina Lacey at Rigo. Kinalimutan na rin ng dalagita ang pag-asam na muli siyang lalapitan nito. Siguro ay hindi ang tulad niyang bata ang pinapansin ni Rigo. Malapit na ang alas 6 ay nasa gate pa rin ang eskwelang dalagita kasama ang best friend at classmate na si Ida. Bakit ba wala pa ang driver ninyo? Baka hindi ka sunduin ah. Mabuti pa kaya mag-tricycle na lang tayo. Suwesyo na kaibigan. Hindi darating yun. Isisante siya ng daddy pag hindi ako sinundo. Baka naatraso lang si Mang Vener. At saka wala ng tricycle na pumapasok dito sa school. Umpisa na ng panggabing klase. Malayo ang lalakarin natin. Oh, di lakarin natin hanggang kanto. Sige na nga, baka makasalubong natin ang driver namin. Baka nag-aalala na rin sa inyo dahil wala ka pa. Aniya na nagsimulang lumakad. Alam naman ng mga magulang kong lagi kitang kasabay at dinadaan mo na ako sa bahay. Isang tricycle ang pinara nito, subalit may sakay naman. Hindi pa sila gaano nakakalayo ng isang honor jeep ang malingunan ng magkaibigan na sumusunod sa kanila. Huminto ito sa tapat mismo ng dalawa. Tiyempo, wika ng isang sakay ng owner. Apat na kalalakihan na nasa loob nito at sabay-sabay na nagsibaba. Marahil ay mga college boys. Si Miss SIC ang natsyempohan mo, Abet, at may kasama pa. Anang isa sa pinakamalaki sa mga ito. Nasa sayo yun, Abet, kung sasayangin mo ang pagkakataong ito. Kaya lang ay baka kung ano ang mangyari pag nakarating kay Mr. Bernardino ang gagawin natin, wika ng isa pang estudyante. Nagkatinginan ng magkaibigan. Pagkatapos ay hinawakan ni Lacey ang kamay ni Ida. Huwag mo silang pansinin, Ida. Tara na. Hinawakan ng tinatawag na Abet ang braso ni Lacey. Sandali lang, Miss Lacey. Mabubugbog ako pag hindi kita nahalikan ngayon eh. Nanlaki ang mga mata ni Lacey. Anong ibig mong sabihin mabubugbog ka? Initiation ng fraternity sa akin ito. Halika ng unang estudyanteng makita namin paglabas ng gate, sagot ni Abet. At natutuwa na nga akong hindi lalaki ang unang nakita namin eh. Kaya pumayag ka na, please. Masarap naman akong humalik. At saka sa pisngi lang naman, malibang gusto mo sa lips. Nagtawanan ng tatlong kasama nito. Bitiwan mo nga ako, paggalit na bawi ni Lacey sa kamay niya. Ano ang pakialam ko dyan sa initiation ninyo? At bakit ka sumasali dyan sa fraternity na yan? Tapos peperwisyohin ninyo yung ibang estudyante? Nagkibit ng balikat at binaka-leader. A simple kiss won't harm, miss. Hindi nga lang namin natitiyak kung kaya nitong si Abet. Kaya ko, sir. Baling nito sa mga kasamahan. Ano ba naman ang isang halik? Eh, magandang lalaki naman ito. Kahit dito sa probinsya, baliwala na ang halik. Muling hinatak ni Abet ang braso ni Lacey, subalit umiwas ang dalagita. Pwede ba? Umalis na kayo. Si Ida na hinila ang kaibigan. Arangkada ng motorsiklo ang napalingon sa lahat sa may tagiliran ng owner jeep. Si Rigo, bumaba ito ng motorbike. Tinanguan nito at tinapik sa balikat ang pinaka-leader. Arbor, pare. Akin na lang yan.
Sure, sagot ng estudyante. Ano ang gusto mong ihaliling ipagawa rito kay Abet? 2 oras sa talyer, Abet. Bukas. Wala ka pang sabit, sagot ng binata. Yes, my lord. Tango ni Abet na humakbang pabalik sa jeep. Isa si Rigo sa mga lord ng fraternity na sinasalihan ito. Ilang sandali pa isakay na uli ng jeep ang apat at lumayo sa lugar na yon. Isang buntong hininga ang pinakawala ng 2 dalagita. Si Lacey ay hindi malaman kung papaano pipigilin ng puso sa pagpintig na mabilis. Si Rigo, in his tight and old faded blue jeans and leather jacket, took her breath away. Nasa oras ba ang dating ko? Tanong ni Rigo na hinagod ang tingin ang dalagita. Tumango si Lacey. Salamat. Nasaan ang Porsche mo? Buska nito na inikot ang mga mata sa paligid. Bakit ka naglalakad? Si Idang sumagot. Kanina pa nga hinihintay ni Lacey ang driver nila. Isang tricycle ang natanawan ng binata at kinawayan nito kahit na may sakay na isang matandang babae. Sumakay ka na, miss. Wika nito kay Ida. Akong bahalang maghatid kay Lacey. Muling nagkatinginan ang 2 dalagita. Si Ida ay alanganing iwan ng kaibigan. Alam nitong hindi naman kakilala o kaibigan ni Lacey, si Rigo. Samantalang si Lacey ay hindi makaapuhap ng sasabihin sa pagkabigla. Ayaw niyang iwan siya ng kaibigan na mag-isa kasama si Rigo. Hindi dahil natatakot siya, kundi hindi niya alam ang sasabihin at gagawin. Pero lalong ayaw niyang masayang ang pagkakataong ito. Inaasam-asam niyang magkita silang muli at lapitan ng binata. Bago pa siya nakapagdesisyon ay hinawakan ng binata si Ida sa braso at inakay patungo sa tricycle na ang driver ay kinakitaan na ng pagkainip. Lacey, ani Ida, na alanganin ang ginawang pagsakay. Sige na, tumango ang dalagita. Tumakbo na ang tricycle at malayo na ito'y nakalingon pa rin sa kanila si Ida. Nag-aalala ang anyo. Lumakad si Rigo pabalik sa motorbike nito at sumakay. Pinaandar at pagkatapos ay bahagyang yumukod. My princess, ano pa ang hinihintay mo? Sakay na! Bahagyan nitong nilingon ng likod ng bike. Hinigpitan ng dalagita ang hawak sa shoulder bag at gamit. Alanganing humakbang patungo sa motorbike, sumakay ng patagilid. Ihawak mo sa baywang ko ang kanang kamay mo at nang hindi ka mahulog. At umusog ka ng kaunti sa akin, utos nito. Nasa tinig ang amusement. Ang ibang mga kadalagahan ay hindi kumikilos tulad ng ikinikilos ni Lacey at hindi sasakay ang mga ito sa motorsiklo ni Rigo ng patagilid. At kahit hindi nito sabihin, ay yayakap ang mga ito sa likod ng binata. Ganito? Ang dalagita na napapikit. Sobra-sobra ito na inaasahan niya. Having him this close is beyond her wildest dreams. At hindi niya maiwasang panginigan ng mga tuhod. Kinakabahan at natatakot siya. Hindi kay Rigo, kundi sa sitwasyon. Better. Sagot ni Rigo na pinaandar na ang motorsiklo at pinatakbo ng matulin pero hindi sa daan patungo sa uuwian ng dalagita. Itinawid nito sa damuhan at ilalim ng mga punong nyog ang motorbike. Hey, hindi ito ang daan patungo sa amin. Kinakabahang wika ni Lacey sa malapit sa tainga ng binata. Alam ko, sagot ni Rigo na bahagyang lumingon. Relax, hindi kita re-rapin. Nagpatuloy ito sa pagdadrive na ang tinatahak ay ang daan patungo sa dagat. Nakahinga na maluwag si Lacey. Kapag diretsong binaybay ang beach ay darating yon sa private beach ng daddy niya. Kahit na nga ba napakalayo pa yon. Ipinarada ng binata ang motorbike sa ilalim ng puno ng nyog at pinababa si Lacey. Sumunod ang dalagita at inikot ang paningin. 6:00 na at walang tao sa paligid at wala ring mga bahay. Ang bahaging ito ng beach na pinagdalhan sa kanya ni Rigo ay malayo at tago sa karamihan. Nilingon niya ang dagat. Kumikislap ang tahimik na tubig mula sa refleksyon ng balubog na araw. Napakagandang tingnan ng sunset. Sumandal siya sa puno ng nyog dahil hindi siya nakakatiyak kung hindi bibigay ang mga tuhod niya. A mixture of nervousness, excitement, and shyness ang nadarama niya ng mga sandaling iyon.
Bakit siya dinala ni Rigo doon? Ang binata ay hindi bumaba ng motorsiklo, bagaman nakababa ang stand. Inalis nito ang black leather na guwantes at ipinatong ang isang braso sa nakataas na tuhod at tinitigan ng dalagita. Nakatirintas ang buhok ni Lacey mula sa tuktok ng ulo pababa sa batok. Nasa magagandang mga mata ang pagtataka at pag-aalala. Wala kahit pulbo sa mukha, kahit lipstick ay wala. Ang ibang mga classmate ng dalagita ay nagsisimula ng maglagay ng bahagyang makeup sa mukha, tulad ng kaibigan nito halimbawa. Ibinaba nito ang tingin sa katawan ni Lacey. Nakita na nito ang magagandang balikat ng dalagita noong coronation night. Ngayon ay nakatago sa puting uniform. Mahabang palda ang tumatakip sa mga binti. Nakita ni Rigo ang pumumula ng dalagita sa titig nito. Itinaas ng binata ang kanang kamay at inabot ang dibdib ni Lacey. Biglang suminghap ang dalagita kasabay ng pagpako sa salili sa puno ng nyog. Gumisi si Rigo. Relax, inaalis ko lang ang dumi sa necktie mo na marahil ay nanggaling sa puno. Bakit tayo nagpunta dito? Mahinang tanong niya na ninenerbios. Let's start from the very beginning and introduce ourselves. Inilahad ni Rigo ang kamay kay Lacey. Ako si Rigo, Rodrigo de la Serna. Sa kabila ng lahat ay napangiti si Lacey. Inabot ang kamay na nakalahad. Lacey, Bernardino. Isang mahigpit na pakikipagkamay ang ginawa ni Rigo sa kanya. Pagkatapos ay muling dinala nito ang kamay niya sa mga labi at hinagka ng likod ng palad. I'm dying hard to meet you, Lacey. Wika nito at pinananatiling nakakulong sa mga palad ang kamay ng dalagita. Me too. Kaswal niyang sagot upang itago ang panginginig ng tuhod. Siguro ay pwede mo na akong ihatid sa amin. Baka hinahanap na ako ng daddy. At bitiwan mo na ang kamay ko. Hindi ba nararamdaman ng lalaking ito na nagpapawis na ang kamay niya sa pagkakahawak nito? Sa isang kondisyon. Kondisyon? Nanlaki ng bahagya ang mga mata ng dalagita. Bukas, sa vacant period mo sa hapon ay sasama ka uli sa akin dito. Why? Yon ang kondisyon at gusto ko. Anong gagawin natin dito? Nalilitong tanong niya. Malalaman mo bukas. Kung ayoko. Nagkibit ng balikat si Rigo. Mamaya na kita iuwi. Anyway, ay marami akong gustong sabihin sa iyo. Naipon sa loob ng isang taon. Maraming sasabihin? Naipon sa loob ng isang taon? Naguguluhang muling nilingon ng dalagita ang dagat. Ang papalubog na araw. Kung ano man ang nangyari sa driver nila ay tiyak na nag-aalala na ang daddy niya. At kung matatagalan pa bago siya makauwi ay tiyak na ipapahanap siya ng ama. Tutuksohin tayo, aniya na muling bumaling dito. Nagsalubong ang mga kilay ni Rigo. Natatakot ka? Natatakot nga ba siyang matukso kung sakaling malaman ng mga classmate niya? Will she miss the chance to be with him? No, she wouldn't miss it for the world. Sinalubong niya ang titig ni Rigo. Ang mga mata nitong tila gusto magpatunaw sa mga buto niya. Hindi ako natatakot, pabulong niyang sagot, at sasama ka sa akin dito bukas. Tumango si Lacey. Umaliwala sa mukha ni Rigo. Ibinaba ng paa ang stand ng bike at pinaandar ang makina. Hop in, sa tabing dagat na tayo dumaan.